Kung baho ka pa lang sa akin channel, huwag mo namang kalimutan mag-subscribe at pindutin ang kampana para ma-update ka sa mga susunod pa mga videos. Salamat! Ang serial killer ay isang taong pumapatay ng hindi bababa sa 2 tao sa magkakahiwalay ng mga kaganapan na nangyayari sa magkaibang panahon. Bagamat hindi formal ang serial murder sa pamamagitan ng anumang legal code, ang mga krimen ng mga serial killer ay madalas na kinukuha ng media at ang kamalayan ng publiko, lalo na sa mga kaso na kung saan maraming biktima o mga pagpatay na sinasagawa sa nakakatakot na paraan. Ang mga sumusunod sa listahan ay mga ilan sa mga pinakakilalang serial killer na nakilala sa buong mundo. Narito ang 7 sa pinakakilalang serial killer sa buong mundo. Number 7, Ted Bundy. Gustong-gusto ni Ted Bundy ang atensyon na nakukuha sa kanya at ang kanyang mga pagpatay sa Estados Unidos. Ang kanluran ng US ang kanyang pinanggalingan na may hindi kilalang bilang ng mga pagpatay na nakatambak. Karamihan sa mga ito ay mga kababaihan na nasa kolehiyo mula sa Washington at Oregon hanggang sa Utah at Colorado. Minsan naaresto si Bundy sa Colorado at nahatulan ng kidnapping, ngunit nakatakas siya sa kustodiya at lumipat sa Florida kung saan siya pumatay ng maraming beses. Ang huling pag-aresto kay Bundy ay ang mga resulta nito ay nakakuha ng atensyon ng bansa. Dahil ang akusado ng mamamatay tao ay kumilos bilang kanyang sariling abogado sa panahon ng pinaniniwala ang naging unang paglilitis sa pagpatay at pinakita sa telebisyon. Tinanggap ang mga panayam at pinagmamalaki ang mga tagahanga ng kanyang nilikha. Sa kalaunan ay pinatawan siya ng kamatayan gamit ang isang electric chair noong 1989. Number 6, Pedro Lopez. Maaring naroon pa rin ang mga isa sa pinaka-propilic na serial killer sa buong mundo, si Pedro Lopez, na nauugnay sa higit sa 300 mga pagpatay sa kanyang katutubong Colombia at sa Ecuador at Peru. Hindi bababa sa isa o higit pa ang mga pagpatay na iyon at karamihan sa mga ito'y mga kababaihan ng tribo. Matapos ang pag-aresto kay Lopez noong 1980, natagpuan ng pulisya ang mga libingan ng higit sa 50 kanyang mga biktima. Kalaunan ay umamin siya sa pagpatay sa 110 batang babae sa Ecuador at umamin sa 240 pagpatay pa sa Colombia at sa Peru. Ang halimaw ng Andes ay hindi man lang gumugol ng 20 taon sa bilangguan. Dahil siya ay pinalaya noong 1998 para sa mabuting pag-uugali. Mayigit 20 taon na mula noon na natiling hindi alam ng kanyang kinararoonan sa ngayon. Number 5, H.H. Holmes. Ang Chicago ay nagkaroon ng isang bahagi ng mga namamatay sa lugar. Ngunit marahil ay wala nang mas nakakatakot kaysa ka H.H. Holmes. Ang pharmacist na ginawang torture castle ang isang hotel bago ang 1893 World's Fair. Lumipat si Holmes sa Chicago at nagsimulang maglagay ng mga 3 palapag ng hotel at lahat ng uri ng kasuklam-suklam na kagamitan, kabilang ng mga linya ng gas, mga lihim na daanan, mga trapdoor at mga pasilyo hanggang sa lugar ng patayan, mga malalaking tubo patungo sa basement, sound-frotted padding at torture, at mga device na nakakalat sa isang maze. Pinasingaw ni Holmes ang gas at patumbahin ang kanyang mga bisita bago dumating ang pinakamasama sa mangyayari. Madalas sa kanyang mga surgical table, pagkatapos ay sinusunog niya ang mga katawan sa chimenea ng gusali. Nagbebenta siya ng mga kalansay sa mga medical na paaralan at nagpapatakbo ng mga scam para naman sa hindi sigurado sa buhay. Sa kabuuan, nakayanan niya na higit sa 30 pagpatay,
na natagpuan lamang matapos siyang isuko ng kapwa scammer dahil sa hindi pagtupad sa isang kasunduan sa pera bago siya binitay noong 1896. Number 4. John Wayne Gassi. Isang construction worker na kilala ng kanyang mga kapitbahay sa suburban bilang outgoing. Si John Wayne Gassi ay sangkot sa politika at naging clown pa siya sa mga birthday party. Naghinala si Gassi noong 1978 na nawalang isang 15 taong gulang na batang lalaki na huling nakitang kasama niya. Hindi lang iyon ang pagkakataong itinuro ng mga pamilya ng mga nawawalang lalaki si Gassi, ngunit ito ang unang pagkakataong sineryoso sila ng mga otoridad. Di nagtagal, isang search warrant ang nagbigay ng access sa mga pulis sa tahanan ni Gassi. At tila ba may masamang amoy na nangangamoy sa isang lupa na may halos 30 bangkay ang nakabaon sa isang 4 na talampakan sa silong ng ilalim ng kanyang tahanan. Siya ay kumiti lang 33 bilang ng pagpatay at may karagdagan ng mga bilang ng panggagahasa at torture. At siya ay pinatay sa pamamagitan ng retinal injection noong 1994. Number 3. Harold Shipman. Si Harold Shipman ay kilala rin bilang Dr. Death at pinaniniwalang pamatay ng hindi bababa sa 218 mga pasyente. Bagaman ang kabuuan na hindi sigurado, sinasabi na mas higit pa sa bilang ng 250 ang pinatay. Ang doktor na ito ay nagsanay sa London at sa pagitan ng 1972 at 1998 at nagtrabaho sa 2 opisina na magkaiba. Habang nagtatrabaho siya ay pumapatay sa lahat ng oras. Hindi siya nahuli hanggang sa itaas ng maraming tao ang pulang bandila. Kabilang ng isang tagapangasiwa na nagulat na maraming mga certification of cremation na bahagi ng plano ni Shipman. Kasamang katotohanan na karamihan sa mga kaso ay matatandang babae na natagpo ang namatay sa kama at nangyari hindi sa gabi kundi sa araw. Mali ang paghawak ng pulisya sa pagsisiyasat at si Shipman ay nagpatuloy pa rin sa pagpatay hanggang siya ay naging sakim at sinubukang gumawa ng testament para sa isang biktima na pinangalanan siyang beneficiaro na naging dahilan upang maghinala ang anak na babae ng biktima. Sa wakas ay nahatulan siya ng pagkakakulong noong taong 2000 at nagpakamatay habang nasa bilangguan ng 2004. Number 2. Jeffrey Dahmer. Nagsimulang pumatay si Jeffrey Dahmer noong 1978, 18 taong gulang pa lamang at hindi inaresto dahil sa pagpatay hanggang sa 1991. Matapos tumakas ang isang naging biktima ni Dahmer, humantong ang mga pulis sa pagbalik sa tahanan ni Dahmer sa Milwaukee, Wisconsin. Doon nakita ang ilang mga malagim na detalye ng kanyang buhay sa pagpatay sa pamamagitan ng mga larawan ng mga pinuputol na katawan at mga bahagi ng katawan na nakakalat sa apartment. Meron siyang bathtub na may nakalagay na acid na ginagamit niya para itapon ang mga biktima. Sa kabuuan na pinatay ni Dahmer ay 17 katao, karamihan ng mga kabataan. 2 beses siyang nakulong sa bilangguan, ang unang pagkakataon para sa pamamolestya. At sa 2 pagkakataon para sa pagpatay. At kalaunan ay pinatay siya ng isang kapwa bilanggo noong 1994. Number 1. Jack the Ripper. Tinatawag siyang Jack the Ripper, ngunit hindi siya talaga kilala kung sinong taong nasa likod ng kwento. Isa sa mas matanda at pinakakilalang mamamatay tao sa buong mundo. Ang pumatay na lumitaw sa distrito ng Whitechapel ng London noong 1888 at pinatay ang 5 babae, lahat ng mga ito ay prostitute at pinagputol-putol nito ang kanilang iba't ibang bahagi ng katawan.
Inakala ng polisya na ang pamatay isang surgeon, butcher o isang tangbihasa sa scalpel. Kinukutya ng serial killer ang mamamayan at mga polisya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga liham na nagbabalangka sa mga kilos. Bagamat maraming mga suspect ang pinangalanan sa paglipas ng mga taon, hindi pa rin natukoy ang pamatay. Sa ngayon, misteryo pa rin kung sino talaga si Jack the Ripper at kung sino talaga ang pamatay sa limang babae. Ang pagpatay sa kapwa ay isang masamang gawain ng isang hindi normal na tao. Lahat na makasalanang tao ay may karampatang kaparusahan. Di lang dito sa kalupaan, pati na sa langit. Maging mabuting mamamayan at gumawa ng mabuti. Paano ba yan? Hanggang dito na lang tayo. Sana meron kayo napulot na konting aral sa video na to. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Maraming salamat. Paalam.